nagawa ko sa lahat na gusto ko pa pong pumunta sa iba-ibang doktor, kaso hindi po ako tinatanggap doon sa ospital. Kagabi po pumunta kami ng Maynila. Mula dito sa Tagaytay, sinasabihan ako na kailangan ng 100,000 para magamot ako. Pumunta po kami doon sa Maynila, tatlong ospital po bali ang napuntahan namin. Hindi po ako tinanggap. Dito po sa Dasma, pumunta po kami, ang kailangan nila, yung butante lang. So yung, ang sabi po nila sa inyo, butante lang ang kailangan. So pag hindi kayo butante, kahit critical na kayo, hindi kayo gagamutin. Ganun po ba yun? Wala po. Pumunta po kami ng Maynila. Sinisilip lang po kami sa loob ng ambulansya. Hindi po kami tinitingnan. Kaya, ang taas po ng sugar ko, hindi po sila nagbigay sa akin ng resita. Kaya ngayon po nananawagan ako na sana may tatanggap sa akin sa ospital para makumpay na po, dahil yung sugat ko po kumikirot. Di bali na po sana kung binigyan nila ako ng resita. Eh ganun po pala ngayon. Mas importante pala ang COVID-19 kaysa ordinaryong sakit. So, sige po, ako na po. Ayan, good morning po sa inyong lahat dyan. Ito po lang yung naisip naming paraan para po manawagan sa inyo dyan, na kung sino man po ang pwedeng makakatulong kay Nanay P. Ano pong apelyido niyo? Reyes po. Si Nanay P. Reyes po ay nananawagan po sa lahat na kung sino man po sana ang makatulong, lalong-lalo na po sa medyo malakas po dyan, na sana ma-endorso po siya sa isang ospital para lang kahit papaano po sa ganon ay malunasan yung kanyang sakit, sapagkat po siya po ay may sugat po sa paa na hindi na po umiilom, at kahapon nga po siya ay hinang-hinana, at ang sabi niya nga po, napakataas po ng sugar niya. At sana po ay matulungan po natin siya sa pamamagitan po ng pag-share ng videong ito para po makarating sa kinauukulan. Kami po ay nananawagan kung sino man po ang may malakas-lakas dyan na pwedeng magsabi doon sa isang ospital na pakitanggap naman po si Nanay P, kasi gusto pa po niyang mabuhay. Gusto pa po niyang mabuhay sa sitwasyon po niyang ito. Nakakatakot din po kasi yung sugat niya nangingitim na, tapos talaga pong kailangan siyang malamatan ng aksyon, madestrosan at maturukan ng pain reliever. Kaya sana po matulungan po natin si Nanay P, parang awa nyo na po, at saka sana naman po yung mga ospital po dyan, alam po natin priority natin yung COVID-19, pero po sa ganitong kalagayan si Nanay gusto pa rin po niyang mabuhay. Kung dito lang po ito sa bahay sa ganitong sitwasyon, paano naman po siya kung hindi na po makontrol yung pagtaas ng kanyang sugar? Paano naman po siya, gusto pa po niyang mabuhay? Nanay, muli po kayong manawagan, at manawagan kayo sa inyong asawa na sana bigyan ng pass para makapunta dito sa inyo at kayo'y matulungan sa inyong pagpapagaling. Manawagan kayo sa inyong asawa niyo po. Nananawagan ako na tulungan sana ako makauwi yung asawa ko para may mga mag-asikaso din dito sa akin. Nasaan po yung inyong asawa, Nanay? Nasa Guadalupe. Oho. Oh. Ano pong pangalan ng asawa niyo? Efren Kupat po. Ayan po, nananawagan din po kami dyan kahit sa ibang ahensya po na pwede po makatulong kay Kuya Efren Kupat na nasa Guadalupe, na sana po makauwi dito ngayon sa Mendez. Kasi po,
para may mag-alaga kay nanay at gumawa ng hakbang para siya'y matulungan sapagkat ang kasama niya dito ay dalawang bata lamang. Lloyd, magpakita ka nga sa camera, Lloyd. Ayun po. Maraming maraming salamat po sa inyo at sana po ay matulungan po natin si Ate Pe. Ate Pe, sige po ah. Dalangin po ni Kuya Leo na sana kayo may makatulong po sa inyo sa pagkakataong ito. Maraming maraming salamat po. Makiusap po kayo. Hindi man nilalong kami. Sabi wala na lang hospital na tatanggap sa akin. Papakita ko po at sabihin niyo po nakikiusap kang madalas sa doktor ngayon. Nakikiusap po ako. Ilang beses na pong